sa aking mga preggy mamas out there. Belly bump? Bump? Okay. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. Aminin nyo, pag kayo nagbubuntis, parang hirap-hirap hanapin ang ganda. Ba't ganyan? Last ko na po itong pagbubuntis na ito. Itaga nyo sa bato. Last na po. Pakisend po itong video na to sa asawa ko para nagkakaintindihan kami. Yes, may pananakot po yung pagkakasabi ko nun. Joke lang. Good morning sa inyong lahat! Magandang-magandang morning! It's 7 o'clock dito po sa aming tahanan. And I'm sure 7 din sa inyo kung kayo ay nasa Pilipinas. Kung saan man po kayong parte ng mundo, good morning from me and Baby E. Baby E has a check-up today, kaya magre-ready po tayo. Pero bago tayo magre-ready, naisip ko, i-vlog ko na rin. Total, hindi niyo pa ako nakita talagang let's get ready with me, diba? So, that's our content for today. Pero bago ang lahat, kakain muna tayo. Kasi pag hindi po ako kumain, umalis ako, ay, non-stop po ang pagkatok ni Baby E sa chan ko. So para happy si Baby E at happy tummy, happy mommy, punta na tayo ng kitchen. Doon tayo magkita-kita. Naku, ito na nga po, nagkikrave na si Buntis. At ang sabi ni Baby E, sa chan ko, gusto raw niya ng mega mackerel. Buti na lang, lagi kaming may mega mackerel dito sa aming tahanan. Siyempre, mega lang, sapat na. O, di ba? At siyempre, kailangan today, ang gagawin natin ay yung mabilis lang pero healthy. So, I think what I will make ay isa pong mackerel melt sandwich. O, di ba? Nakakatakam talaga kaagad. Sa aking mga preggy mamas out there, belly bump! Pump? Okay. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. Yung mga babies po ba sa inyo mga chan ay may kinikrave din. Aba, kung meron, share nyo naman sa amin kung ano yung mga cravings ninyo at ni baby. Okay. Takam na ako. Kaya, let's go. Get ready with me habang tayo ay kumakain at chika. Let's go! Talaga. Eto na. Let's get ready with me habang tayo ay kumakain at chumichika. Pakagat muna. Okay lang kasi kumakatok na yung nasa chan ko eh. Napaka malaman at malinamnam talaga nitong aking mega mackerel melt sandwich. Itatabi ko na muna siya. Alam mo, what I really love about the mega mackerel is that it's so versatile. Like, ako pag nagkaka-cravings ako, napaka-importante sa akin na either makakain ako ng rice, pasta, or sandwich, pwede rin crackers, very healthy siya. So kahit hindi ka buntis, perfect din sa'yo ito dahil may mga minerals na nasa loob ng mega mackerel na talaga namang pasok na pasok para sa atin. Lalo na if you're getting on the health conscious journey. I did that right before I got pregnant. I think nakatulong nga siya kasi very healthy nung katawan ko bago ako nagbuntis. O dun sa mga nagsasabi na ganun daw talaga, pag pumapayat at sumiseksi yung asawa, nabubuntis. Abay, totoo ang balita! Alam niyo talaga, tos Papa B, naisahan ako dun eh. Pero happy naman ang pagkakaisa niya sa akin. Okay, so going back, kanina nakapag-skincare na ako. Mabilis lang naman ako mag-skincare, no? I just wash my face, I tone it, I moisturize it. And then, dahil may check-up ako mamaya at si Baby E, eh, kailangan naman kahit papano ay hanapin ko ang ganda ko ngayong araw na to. Aminin nyo, pag kayo nagbubuntis, parang hirap-hirap hanapin ang ganda. Ba't ganyan? Parang pagigising ka, todo masahay nga ako sa face ko pag gumigising ako. Kasi pag gumigising ako, daig ko pa yung ano talaga eh. Parang sabi ko, ba't ganun? Parang magkasing fluffy na kami nung unan ko. Joke. So, isang katutok na masahe nga pala, tip yan ha. Masahihin niyo ang mga face ninyo. Nakapag-alcohol naman ako kanina. Kain pa ako ng marami. Mag-water muna tayo. By the way, always drink and hydrate. Drink a lot of water, especially if you're eating
or dahil ngayon may slight dalang init ang panahon, magtubig din kayo. That's also good for your skin. Especially for us mga buntis, kailangan ay hydrated tayo all the time. So sa journey natin sa paghahanap ng ganda today, dahil the struggle is real sa paghahanap ng ganda, lalo na pag ikaw ay nagbubuntis at nasa second trimester ka na, lahat ng pwedeng mag-expand sa face ko, sa katawan ko, ginawa na niya, gagawin na natin today. So, ayun, siguro habang nagme-makeup ako, I just wanted to share with you na pag nagbubuntis ka pala sa pandemya, ang hirap, no? Like, minsan people say, you make it look easy. Ah, hindi po. Napakarami kong kailangan gawin sa isang buong araw para magbukhang presentable. And I think it's very important for us to do that. Kasi kahit naman hindi ka pabuntis, you always have to look your best, di ba? It actually adds up to you feeling great and looking great. And if you feel great, you look great right away. So, ako, I like to moisturize my lips. Ganyan. But with a little bit of color. O, di ba? Iba na agad ang nagagawa nun. Ganda na natin dyan. Uulitin ko din to mamaya kasi pag naubos ko na yung mega mackerel, mega melt sandwich ko, ubos din tong lipstick na to. Pero, dead man na. Gusto ko lang naman makita para mamaya pag nag-bees tayo, alam na natin yan. And I think with my pregnancy, dahil pangatlo ko na to, a lot of people were saying they were so surprised that I became pregnant at the age of 37. Nagmamatter ba talaga yung age kapag nagbubuntis? Kasi hindi rin ako sigurado. I mean, I got married and pregnant early and then I had Alonzo nung 30 ako and ngayon 37 ako. Just to tell you the difference, grabe iba yung tako ko ngayong mga panahon to. Iba rin yung antok ko. Parang lahat heightened siya. Tapos, isama pa doon lahat ng anxieties na isip mo sa pandemya. I think dito nang gagaling yung we try to stay healthy as much as possible but we also want our meals to be very masarap at malinamnam at malaman. To thank God, meron akong mega mackerel melt sandwich na mamaya mauubos natin. And also, a lot of you are asking about my maternity. Okay, kaya apat na concepts yun kasi last ko na po itong pagbubuntis na ito. Itaga nyo sa bato. Last na po. Pakisend po itong video na to sa asawa ko para nagkakaintindihan kami. Yes, may pananakot po yung pagkakasabi ko nun. Joke lang. Hindi, I think it's my last. CS po kasi ako or cesarean ako. So may bilang lamang po na pwede ako magbuntis. At ang bilang po na yon para sa pamilya namin ay lucky number 3. So itong si Baby E, or dahil pinangalanan ko na rin naman po, it's Elio. May dalawa po siyang pangalan after that kasi nga, last baby ko na. Itaas ang kamay ng mga maming nagpapangalan ng mga anak nila ng maraming pangalan kasi feeling nila yun na yung last nilang baby. Okay, high five. Dahil ganun din po ako, para every time I name my babies apart from their characteristic, gusto ko rin na ninenaman sila ng tatlong pangalan. So si Callie is Christiana Amanda Lauren. Si Alonzo is Alonzo Romeo Jose. At si Elio ay Elio. Oh, huwag muna. Pag pinanganak na, huwag natin i-preempt. So yung mga anak ko, may tatlong names because ayoko magkamali. Gusto ko lang na kung hindi nila nagustuhan yung first or second name nila, meron silang third name na mapipili. And I will put in the link below of our maternity shoot. So if in case na yung mga preggy mamas dyan, kailangan nyo ng concept, may the making kami niya para mas makita nyo pa ulit. And siguro parang lastly, ang isa sa mga pinaka natutunan ko sa pagbubuntis ko so far, ngayong 2022 at during the pandemic is to really treasure the kind of moments that I get with my baby. Sobrang likot ni Baby E. As in, akala ko talaga nakalunok ako ng ipo-ipo. But I always like to complain about it kasi masakit siya talaga. But in reality, when you think about it, there's a tiny life or tiny human being that's moving and beating inside of me. And I think that's a great miracle, diba? So, sabi nga nila, when you're beginning your day, always believe in miracles right away. So, dahil may miracle na ako moving inside my stomach, I think dapat bihisan na natin yung ahay miracle na ito. Let's get ready with me. Beast time. Pero bago yan, kain muna tayo kasi kailangan maubos ko to bago tayo magbihis para ma-make sure natin magkakasya yung susuotin ko mamaya. Happy ka? What to wear today?
na struggle is real talaga para maghanap ng damit pag buntis ka kasi hindi mo na alam kung lumaki ba arms mo, komportable ka ba sa arms mong ipakita, or yung chan mo ba, minsan malaki, minsan maliit, depende sa kain mo, or gusto mo ba na medyo tight-fitting siya today, or gusto mo ba na loose lang siya. I remember nung nagmamagandang buhay ako, yung first time namin ni Charlie at ni Kyla, I think, nag-blazer ako, tapos nagkakahamunan, sabi, labas daw yung, magtagal daw ng blazer, naku, hindi pa pwede kasi hindi pa namin nare-reveal. Kami naman ni Papa B, the reason for the late reveal ng aming baby bump is really because we have a lot of friends who have suffered miscarriages ng on the second trimester. Kaya parang ayoko lang na maudlot si Baby E at natatakot ako dun sa mga pinagdaanan ng mga friends ko. Kaya talaga minake sure namin na okay, pag safe na at kahit papano nakikita ko na sa ultrasound si Baby, okay, pwede na natin i-reveal. Kaya medyo late to reveal. So, marami po sa inyo yung nagtaka, bakit parang kaka-reveal lang niya? 6 months na siya, only because, yun nga po, nag-reveal ka, medyo late na. Kaya ngayon, tuloy, ngayon naman, medyo iniisip ko, bibili pa ba ako ng damit? O yung mga maluluwag ko na lang damit? I think nakatulong po din na nagpapayat kasi ako bago ako nagbuntis. So, hindi rin ako ganun kalaki talaga ngayon. I would imagine if I were my chunkier, thicker self, baka pag sa pagbubuntis ko, 2 months pa lang, malaking-malaki na ako. Pero since pumayat po ako bago magbuntis, I think medyo na-retain siya ng konti. And parang medyo bawas yung pagkakamanas ko. So tip sa mga preggy or gustong maging preggy mamas out there, if you're working on being pregnant, I would suggest that you really exercise, be healthy para your body will be at its healthiest, no? Healthiest form. I think mas madaling makakapagbuntis ang isang babae kapag healthy at nakapag-detox ang katawan mo. So, okay, I think nahanap ko na ang ating dadamitin. Dito na lang tayo mamimili. O, diba? Yung jeans ko pang buntis po yan. Huwag kayong mag-alala. Okay, so I think Baby E and I are ready para sa aming check-up. And I'm sure si Papa B is already waiting outside. Tignan nyo, wala pang 2 minutes. Ganyan ba mga asawa ninyo? Talagang magbubusin na sila para magmadali ka. Eh, pasensya. Alam mo naman ang buntis, mabagal ang maglakad. Slow-mo. Oh, pues. Sana nag-enjoy kayo sa ating pregnancy updates, mga tidbits, mga trivias tungkol sa aking pagbubuntis kay Baby E. At sana kayo naman ang mag-share. Comment down below ang inyong pregnancy journey, buntis tips. Meron ba kayong mga cravings na mga weird na talagang pinapaalis nyo pa yung asawa nyo, mga jowa ninyo para makuha yun or mabili yun? Or are you like me na talagang pagdating sa loob ng pantry ko, nandun na kagad yung mga cravings ko para mabilis na lang nating makakain at makukuha at ma-satisfy ang ating cravings. And of course, don't forget na sana sa mga sharing ninyo, maisip ninyo alin ba doon at i-request ninyo ang mga susunod pa natin i-vlog. Malay natin, di ba? Yung mga activities, sa mga pwedeng gawin, exercise na pwede natin gawin, or yung mga bagay na sadyang nakakapagpasaya sa ating mga buntis, i-comment down below. So, thank you for joining me for today's vlog. I'll see you again. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye! Okay, let's go, nak.